And welcome back sa mga mommies at sa mga parents, pati daddies na nanonood para sa vlog na to. Kasi alam ko, everybody, ito talaga ang ating hot topic, lalo na ngayon. Bakuna para sa mga bata. COVID vaccine para sa mga bata. Gaano nga ba ito ka-importante at gaano ito ka-safe para sa kanila? Kasama ko pa rin si Dr. Cherry Tabora. Hello, Doc! And eto na, Doc, let's shoot the first question. 12 to 17 years old ang allowed or pwede na silang mag-receive ng COVID-19 vaccine. Pero i-clear natin na 12 to 17 years old with comorbidities. Yeah, syempre, ano-ano yung mga requirements naman po bago sila makapag-schedule at makatanggap ng COVID vaccine. So, yung kailangan para sa kanila, 12 to 17 years old, is kailangan lang nila ng QR code. Dapat bit-bit sila ng QR code nila. And then, ID na nagsasabi na nakalagay yung edad or passport or birth certificate. And then, yung ID ni mommy or ni daddy or ng legal guardian. And syempre, dapat kasama si mommy or si daddy or yung legal guardian during vaccination. Kailangan din po ba nila ng clearance from their pediatro? Oo, yung mga bata na merong mga sakit, no, tulad nung mga yung asthmatic, yung may mga hemophilia ba, o yung may mga sakit sa dugo, ganon, sa kidney, ganon, kailangan talaga nila ng clearance galing sa kanilang doktor. Pero yung iba naman na walang mga comorbids, yung walang sakit, hindi na kailangan. Yun lang, mga QR code, mga IDs, birth certificate, yung ID ni mommy or ni daddy or ng legal guardian. Doc, ano naman po yung mga dapat gawin ng isang bata bago siya magpabakuna? Ito na lang, before, during, and after siya magpabakuna po. Parang ang haba nun, no? Before, during, and after sa bakuna, no? Yung experience ng mga bata na pagpapabakuna sa mga usual na bakuna, ganun din ang may experience nila sa COVID-19 vaccination, no? So, importante, nakausapin natin yung mga bata, no? Kung ano ang mararamdaman nila, katulad niyan. Oh, masakit yung injection. Siyempre, ayaw nila magpa-inject dahil masakit, no? So, sasabihin mo, parang kagat lang ng langgam. Pero 100 na langgam. 100 na langgam. Yes, di ba? Dapat we have to be honest din na, we have to be honest, no? So, katulad niyan, so injection masakit. Masakit konti, sabi natin. Pero sige lang, pag nalampasan natin to, mag-a-ice cream tayo mamaya. Ganun. Yes, so, reward. Pwede And then, halimbawa, pagkatapos ng injection, masakit ang ulo, masakit yung injection, gano'n. Tapos, minsan, nag-fever, nag-chills, gano'n. So, nahihilo at tukin. So, huwag natin pagalitan yung bata, ano? Baka, minsan, pag sinabi mo, antukin, hindi na nag-ano, 24 hours yun, yung mga antukin, no? 24, minsan naabot ng 2 araw, antukin pa rin, no? Matatamad tumayo, di ba? Yes. But so, normal lang yun. Natural lang yun, normal lang. So, that's that chance, Doc, na kumbaga, gawin nating baby ulit ang ating mga teens, di ba? Huwag nating pagalitan mga mommy kung hindi sila, kumbaga, not feeling well sila right after the bakuna. Alam ko, I'm for sure na iintindihan na rin naman ito ng mga magulang, Doc. Lalo na yung mga magulang na fully vaccinated na. Kasi ganun din, minsan, hindi naman lahat, but siguro most of the fully vaccinated, naranasan din yung mga ganun yung mga side effects. Yung iba naman walang naramdaman kasi, oo. Yes, yung iba. So, yun. Sana all. Oo nga, ano? Sana all. Kasi ako noon, inantok talaga ako ng more than one day. Tapos masakit talaga yung ano, Doc, injection side. Oo, tapos mabigat. Declare ako ng walang clinic ngayon. Kasi pagod ako. Okay, so that's normal. Oo, normal. Normal lang yun na nararamdaman natin. Bawal yung magbigay tayo ng mga pain reliever before sa bakuna, no? So, before. Hindi kailangan. Oo, bawal before. Mm-hmm. Oo, hindi kailangan kasi minsan wala namang effect sa bata yung bakuna. No? So, hindi na kailangan. Pag may allergies ang bata, yes, kailangan sabihin natin dun sa doktor na nag-evaluate dun sa site. Yes. Oo, sasabihin talaga natin. And then, syempre dahil sa takot nila, sa kaba, bigla na lang sila nawawala ng malay. Yes. No? Dun sa injection site. So, gagawin natin, bibigyan natin sila ng upuan. Dun sila i-injectionan na nakaupo. It's either nakaupo or nakahiga. Pero usually, nakaupo. Okay. Nakaupo. Oo, nakaupo. And
then, after mabigyan sila ng COVID vaccine, usually, pinapastay pa din natin yung mga kids, no? 15 to 30 minutes pa din. So, depende. Pag may comorbid, mas medyo matagal. Kunti lang naman. And then, para malaman din kung may adverse reaction talaga right after injection, lumalabas talaga yon within that time, no? Yun lang. Kailangan kausapin ang bata, okay? Ayun. Para, ano, and then, bigyan nyo ng reward pagkatapos. Para meron sila. Na-appreciate ng mga bata ang rewards. Dok, eto naman po, Dok. Siyempre, mga bata, medyo heavy, kumbaga heavier on their part pag may mga side effects na nararanasan within 24 hours. Eto yung isang tanong ng isang nanay sa isang mom community. Pwede ba cold compress ang injection site? Pwede naman lagyan ng ice. After, meron naman silang binibigay ng mga gamot. Katulad nung paracetamol, pag masakit, ganun. Pwede naman sa bata yun. Eto, Dok, hindi naman daw masyadong lumalabas yung mga bata ngayon, lalong-lalo na yan, online class, nagmo-modules na lang, nasa bahay lang, wala sila sa school, diba? So, bakit daw nila kailangan pa rin na mabakunahan, Dok? Oo, tama talaga yung tanong nila, no? Bakit nga ba, no? Dahil ito, para sa protection na maibibigay nila sa mga tao sa palibot nila. Usually, pag yung mga bata, sila usually yung, pag halimbawa nagka-COVID sila, tapos very mild ang kanilang usually asymptomatic pa, sila nagbibigay ng sakit sa mga kasama natin sa bahay, ano? Delikado yun, lalo na pag may nandyan si Lolo na maraming sakit, tapos high risk siya magkaroon ng severe COVID infection. So, delikado. Kailangan natin silang bakunahan. Kahit na nag-homeschooling, minsan meron tayong mga tinatawag na teacher pumupunta or may tutor, ganon. Minsan yung tutor kasi galing sa labas. Yes. So, hindi natin alam nagko-COVID ba siya or wala. So, para protection na rin yun sa bata. And at the same time, mabibigyan din natin ng protection yung mga hindi pumasa sa COVID vaccination. Yes. Hindi sila pwedeng injectionan dahil less than 12 years old sila sa ngayon, ano? Or like, matanda na sila tapos may grabe silang sakit, no? Na hindi dapat siya bakunahan. So, yun, no? Mapoproteksyonan nila yun. Kumbaga, this is already a privilege. We are already privileged of receiving free COVID vaccines. Kaya this is an opportunity to help ourselves, to help our children na mas maproteksyonan sila contra COVID vaccine. Marami, hindi kasi natin nakikita yung future, hindi natin alam. What if, ito yung tanong natin, nasa bahay lang, ganyan, ito, ganyan. Hindi natin alam, what if biglang mag-declare na pwede na yung face-to-face. Diba? Oo, so, tapos wala siyang bakuna. Wala siyang bakuna. Delikado yun, wala siyang bakuna kasi siya magkaroon ng severe COVID infection. So, hindi natin gusto mangyari yun. At the same time, pag nagpabakuna sila, it will help them in the school, no? And it will also help them to participate in plays. Yung maglalaro sa labas, nagtataguan, other group activities. So, mas may enjoy ang bata at hindi na siya nakaburo sa bahay. Exactly. Kasi almost 2 years din po silang nasa loob ng bahay, diba? Imagine, growing up in time of pandemic, yung mental health ng mga bata, diba? So, while we protect their mental health, we have also to protect them physically. Dok, will the vaccine naman po daw, Dok, affect their growth and development? Lalo na sa mga growing na mga growing children natin. So, wala itong effect sa kanilang growth and development. Wala ha. So, hindi nakaka-apekto. Instead, mas nakaka-ano siya. Bigyan siya ng protection. Mga mami sa klarong-klaro yan. Eto naman, Doc, my last but not the least question. Ang mahiwagang tanong at lalong-lalo na tanong ko po. Bilang isang mommy na may preschooler, is there a possibility that children below 12 years old will also receive the COVID vaccine? Okay, so yan yung question ngayon, no? Dahil nag-injection na tayo sa 12 and above, okay? So, merong possibility, actually. Actually, may mga countries na ngayon na nagbibigay na ng bakuna sa 5 years old and above. So, sa US... Abang-abang na lang tayo. So, ngayon, pinag-aaralan pa ng DOH, no? At saka, siguro, syempre, kung sa mga buntis na, DOH at mga Philippine Obstetrical and Gynecological Society, naman sa mga bata naman is yung DOH kasama ng mga pediatricians. So, abang-abang na lang tayo, no? Baka sooner, baka next year, hindi natin alam. Hopefully. Pero, yung, hopefully. Pero, yung sa mga bata, iba yung dose nila sa atin.
katulad, at saka sa 12 years old hanggang 17 years old, iba, hindi sila pareho. Okay, so lesser, medyo lesser ang ano nila. Yes, 3 times lesser, I think. That's the last time na nabasa ko sa CDC, sa Center for Disease Control. No? Yeah. Yun yung latest nila. Siyempre nga naman, kaya nga tinatawag na para sa mga bata kasi talagang pinag-aralan din ito ng mga eksperto na dapat ay bumagay din naman sa immune system, sa kakayanan ng katawan ng isang bata. Kasi kaiba, di ba? Yung adult. Diba eh, maliit pa sila. Yung timbang nila mas maliit kumpara sa atin. Kino-compute, di ba? Kagaya ng mga ano, mga syrup ng mga gamot ng mga anak natin, di ba? May tamang computation yan, base sa edad, base sa weight, ganun din para sa COVID vaccine. And may mga gusto ka pa bang idagdag, Dr. She, about the COVID vaccine for the minors? So, encourage lang natin sila na magpabakuna, and then don't forget na minsan kailangan natin na rewards, no? Para maging successful. Exactly. Okay. Di ba simpleng ice cream or kung ano yung gusto ng mga anak natin, ibigay na natin. Hindi naman siguro. Burger, Jollibee. Yes! O, di ba? Pa-Jollibee. Pa-burger ka dyan, mommy, para sa anak mo. And thank you so much, Doc Cherry! At maraming maraming salamat sa lahat ng mga mommies na nanood at sumubaybay dito sa ating COVID-19 vaccine series dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod na ating mga vlogs! Bye!